Baka sabihin nyo mga kapilingo na nagyayabang na ako ngayon. Kung solid supporters kayo, alam na alam nyo kung saan ako nagsimula. Pinapakita ko lang po talaga sa inyo na kaya nating gawin ang mga imposibleng bagay. Yung hindi natin ine-expect na hindi natin kaya ay kakayanin pala natin. Ito na po ang update sa mansyon ni Madam, mga Kapilingon. Tapos na pong lagyan lahat ng tiles sa second floor. 4 na araw lang nilang tinatrabaho ang paglagay ng tiles dyan sa second floor. Magulo at makalat pa kasi madami pang tinatapos at ginagawa. Bali mga Kapilingon, rest day pala nila every Sunday. Ito yung update sa Saturday, mga Kapilingon. Ngayon lang din na post kasi ngayon lang din na edit. Meron din pala akong CR dito sa second floor. Hindi pa po tapos at hindi pa nalagyan ng tiles. Nahuli kasi itong mga Kapilingon kasi pinaulit ko sa kanila. Yung una nilang gawa, naliitan ako sa CR ko dito sa second floor. Kaya pinaulit ko na lang at pinalakihan sa kanila. Pinatrabaho na din nila yung reeling sa second floor, mga Kapilingon. Kapag may nabili na akong materials, talagang pinapagawa ko na sa kanila. Inuna ko lang talagang pinalagyan ng tiles sa second floor dahil ipapagawa ko na kaagad yung salamin dyan sa harap ng dagat. Puro salamin na yan dyan sa harap, mga Kapilingon. Dahil kahit nasa second floor ka lang, kitang-kita mo na talaga yung view ng dagat. Ito naman yung update sa first floor, mga Kapilingon. Dahil tapos na nilang lagyan ng tiles sa second floor, dito na naman sila sa first floor. Ito yung gawa nila nung isang araw. Same color pa din yung pinagawa ako dito sa first floor para walang sayang na tiles. Pag iba-iba kasi ng color at design yung pinagawa mo, mga Kapilingon, kapag may matitira na tiles, hindi mo lang din magagamit. Sayang lang din. Para sa akin kasi mas maganda tignan kapag hindi pa iba-iba yung kulay. May CR din ako dito sa first floor, mga Kapilingon. Pero mas malaki yung CR dun sa second floor. Huli ko na lang ang paglagay ng tiles sa mga CR kasi hindi pa ako naka-decide kung ano yung kulay at design na pwede kong ilagay sa CR, mga Kapilingon. Pagkatapos nila malagyan to lahat ng tiles, isusunod ko na yung mga salamin sa bintana at ceiling. Salamat po talaga sa mga taong nagpapalakas ng loob sa akin na nagko-comment na kaya mo yan, madam. Konti na lang, madam, matatapos na. I am so blessful and very thankful talaga sa inyo. Napakaswerte ko talaga dahil sinusuportahan niyo ako. Sa mga taong nawawala ng pag-asa at mga nahihirapan ngayon, alam ko po talaga yan kasi danas na danas ko talaga yan. Magtiwala lang po kayo sa sarili niyo na kaya niyo. And don't forget to pray also. Nung una talaga, feeling-feeling lang naman talaga yun. Kumbaga, katuwaan lang talaga yung mga content ko noon. Hindi ko talaga ide-expect na magkatotoo na talaga ngayon. Kaya nga nang sabi nila, fake it until you make it. Baka sabihin nyo mga Kapilingon na nagyayabang na ako ngayon. Kung solid supporters kayo, alam na alam nyo kung saan ako nagsimula. Pinapakita ko lang po talaga sa inyo na kaya nating gawin ang mga imposibleng bagay. Yung hindi natin ine-expect na hindi natin kaya ay kakayanin pala natin. Sa mga nagsasabing mapera ka kasi madam kaya nakapagpatayo ka ng bahay. Hindi dahil doon, mga Kapilingon. Dahil unang-una, hindi naman po ako mapera. Dahil po yun sa persigido at disidido ko talaga na magkaroon ako ng bahay kaya nakapagpatayo ako ng bahay, mga Kapilingon. Tiwala lang sa sarili na kaya mong gawin o lampasan ng kahit na anumang pagsubok. Dapat ganun lang lagi ang mindset natin, mga Kapilingon. Sa panahon natin ngayon, ang pera ay madali lang maubos. Kaya ngayon pa lang, pag-isipan mong mabuti kung saan mo ibubuhos ang pera mo. Go! Laban!